Yung mga idol, salamat po at nadalaw ka na naman dito sa ating channel dahil sa sunod-sunod na nga ang pagkatalo ng Lakers, marami ang nanghihinayang sa kanilang magandang nasimulan at kapag magpapatuloy ito, maaaring mawala sila sa playoffs. Wag naman sana. Pero alam kong hindi naman papayag ang Lakers ng ganun-ganun na lamang. Pero para mas lalo nating maunawaan, silipin natin kung sino ang mga tumalo sa kanila simula nang mawala sa lineup si Davis. Ang huling panalo ng Lakers ay noong pang February 17 nang makatapat nila ang Minnesota Timberwolves. Ito ang unang laro ng Lakers nang wala sa lineup si Anthony Davis dahil sa tinamong injury sa laro niya kontra sa Denver Nuggets. At inaasahan na 3 linggong mawawala si Davis dahil sa Achilles injury. Pero nang makatapat na nila ang powerhouse na Brooklyn Nets, doon nagsimula ang pagkatalo ng Lakers at hanggang ngayon ay nananatili pa ring winless ang Lakers. 109-98, naging dominante talaga ang Brooklyn. Sa larong ito naman mga idol, hindi lamang si Davis ang wala sa lineup, maging si Dennis Schroeder ay hindi pinaglaro. Ito naman ay dahil sa safe and healthy protocols. Hindi siya pinayagan na makasama sa lineup dahil sa naging issue sa COVID. Sa simula pa lamang ng laban ng Brooklyn mga idol, lumalabas na tanging si LeBron James lamang ang natitirang superstar sa Lakers. Ito rin ang umpisa na pagkatalo nila nang wala si Dennis at Davis. Marami ang nagulat sa pagkatalo ng Lakers sa Brooklyn. Marami rin naman ang nagkibit balikat lamang dahil mag-isa nga lamang si LeBron James na superstar sa Lakers samantalang dalawang star ng Brooklyn noon, si James Harden at Kyrie Irving. Wala pa si Kevin Durant sa Brooklyn. Ang sumunod na pagkatalo ng Lakers ay sa Miami Heat. Marami naman ang nagsasabi na ito daw ay parang 2021 NBA Finals dahil ang Miami at Lakers ay nagtapat last season sa NBA Championship. At sa laro ng Miami at Lakers, tanging si LeBron James ang star player. Sa Miami naman ay si Jimmy Butler. Pero bukod kay Butler, nag-step up si Kendrick Nunn at Duncan Robinson. Kaya napanatili ng Miami ang kanilang winning streak. Pero hindi gaya ng Brooklyn, dalawa lamang ang lamang ng Miami sa Lakers. At muntik pang manalo noon ang Lakers. Pero kahit isa lamang o dalawang lamang ng Miami sa Lakers ang panalo, ay panalo pa rin. At naging dominante sa loob ang Miami Heat. Sinamantala nila habang wala si Anthony Davis at ganun ang naging resulta sa pagkapanalo ng Miami Heat. Pangatlong sunod na pagkatalo ng Lakers ay nakuha naman nila sa Washington Wizards. Dito naman mga idol, inaasahan na babawi na ang Lakers at mananalo sa Wizards. Pero hindi ganoon ang nangyari. Hindi umayon sa kanila ang pagkakataon. Nagkaroon pa ng kontrobersya dahil daw sa maling paggamit ng head coach na si Frank Vogel kay Montrezl Harrell. Dahil si Harrell ang magandang nilaro noon pero crucial time hindi siya ginamit bagkos ang ipinasok noon ay si Mark Gasol. Ganon pa man kung mayroon talagang pagkakamali o wala, naging resulta ito sa pagkatalong muli ng Lakers sina Westbrook at Bradley Beal. Dalawang star player para sa Wizards. Tanging si LeBron James naman ang nag-iisa sa Lakers. At sa larong ito din nangako na mag-a-adjust si LeBron James. Ganon din naman si KCP o Kentavious Caldwell Pope ng Lakers. Naging maganda ang resulta ng laro ng dalawa lalo na si LeBron James, almost triple-double. 31 points, 13 rebound, 9 assist, ngunit hindi naging sapat para manalo sa Wizards. Pareho may 30 plus points noon si Beal at Westbrook, kaya lamang ang turnover ang nag-iisang itinuturong dahilan. 20 turnover ang nagawa ng Lakers noon. Kadalasan naman ay naiko-convert ng Wizards sa points ang turnover ng Lakers. Kaya umabot pa sa overtime at umuwing nakangiti ang Wizards.
At kahapon nga mga idol, ang Utah Jazz na ang nakatapat ng Lakers. Ito na ang pang-apat na sunod-sunod na pagkatalo nila. At ito rin ang may pinakamalaking naging lamang sa kanila this season. Umabot sa 25 ang lamang. Ang Utah Jazz ay talaga namang best team ngayon sa Western. At katunayan nga number 1 sila ngayon at pangatlo ang Lakers. Dito talaga inaasahan ko na mahihirapan ang Lakers. Dahil katulad ng mga naunang pagkatalo ng Lakers, mag-isa pa rin si LeBron James sa kontra sa Jazz. Dahil sa laro sa Jazz, hindi pa rin naglaro si Dennis Schroeder at Anthony Davis. Masasabi ko na powerhouse naman ang Utah Jazz. Ang ilan pa ay nagsasabi na complete team ang Jazz. May big man na si Rudy Gobert, point guard na si Mike Conley at all-star na si Donovan Mitchell. Nasa Jazz din ang number 1 sixth man ngayon sa NBA, yan ang ating kababayan na si Jordan Clarkson. Consistent siya sa 18 points per game. Kaya ganun na lamang ang naging resulta ng laban. 25 puntos ang lamang ng Jazz nang matapos ang laro sa Lakers. 6 sa manlalaro ng Utah ang umiscore ng double digit. Fourth quarter pa lamang noon ay hindi na ipinasok sa LBJ. Kaya lagay talo noon ang Lakers. 3 lamang sa kanila ang umiscore ng double digit. Si Kyle Kuzma at KCP ay parehong hindi pinaporma ng Utah Jazz. Mga idol, simula nang matalo ang Lakers sa Brooklyn Nets, 4 na sunod-sunod na talo na sila. At kapag natalo pa sila ng 4, wag naman sana, lalabas na magiging pang-8 o pang-9 na sila sa Western Conference. Dahil diyan sinilip natin kung sino ang 4 na kasunod na makakatapat ng Lakers. Una ay ang Portland. Dati na silang tinalo ng Portland, December 2020. Nasa lineup pa noon si Dennis at Davis. Susunod ang Portland, tinalo rin sila ng GSW. Ang GSW noon ay coming from behind at nandun pa si Davis at Dennis. Sunod sa GSW ay haharapin ng Lakers ay Phoenix Suns. Magandang ipinakikita ng Phoenix ngayon dahil number 4 sila sa Western Conference. Kaya sa palagay ko magandang laban ito at magiging dikit ang laban. Ang pang-apat ay Sacramento Kings at number 13 sa Western ang Kings. Pero alalahanin natin, pang-13 din sa East ang Wizards na tumalo sa kanila. Kaya lumalabas na mahihirapan ang Lakers na manalo sa 4 na sunod-sunod. Pero mga idol, magandang balita. Si Dennis Schroeder ay makakapaglaro na sa Linggo dahil clear na siya sa health and safety protocols. At inaasa na kahit papaano ay magkakaroon na ng katulong si LBJ lalo na sa score. Dahil lumalabas na sa 4 na sunod-sunod na talo ng Lakers, aminin man o hindi, talagang nahirapan po ang Lakers. Nahirapan si LeBron James na ipanalo ang laban. Pero sa lahat ng talo nila, maganda ang ibinigay na numero ni LeBron James. Kaya lumalabas lamang na talagang nahihirapan siya nang walang katulong na all-star. At ang ilan na kampanya ay nagiging inconsistent. Magandang laro sa una, susunod na laro ay pangit, mababa ang numero, susunod ay mataas. Nagiging mababa rin ang 3-point percentage ng Lakers. Hindi na pumapasok ang mga tira nila sa labas. Samantalang noong unang 20 laro nila, number 3 ang Lakers sa 3-point percentage. At ngayong mula nawala si Davis, bihira pang makapag-free throw ang Lakers. Aminado naman si LeBron James na may mga style of play ang Lakers na nakasentro kay Davis. Kaya nahihirapan silang mag-adjust. Pero dahil nga sa makakapaglaro na, si Dennis Schroeder sa Linggo inaasa na babawing buli ang Lakers at pipiliting hindi na matalo hanggang makabalik mula sa injury si Davis. Yan ay pagkatapos na ng NBA All-Star. Yon mga idol, sana po ay nagustuhan ninyo ang video. Tumuto ka lamang dito sa ating channel. Pakilike at share mo na ang video para sa suporta
At kung gusto niyo po ng mga ganitong klase ng video, make sure niyo lamang na mag-subscribe kayo. Hit the bell, select all, mga idol, para sa future video at ang ating 5 giveaway kasama ka namin. Salamat po!